Nagsimula lang ang lahat sa kagustuhang magturo, hanggang sa napunta na sa pagtulong. Kaliwat ka ng awards and recognitions ang natanggap na ni Teacher Michelle. Dahil lang sa pagmamalasakit niya sa ibang mga tao. Bonus lang po yung magkaroon ng award. Yung napakalaking reward ko po ay yung naramdaman ko that time na ako marinig ko lang, salamat teacher, salamat Ma'am Michelle. Pero ang greatest achievement niya so far ay nang maging instrumento siya para matulungan ng mga taga-Calaw, ang pamilya ni Janive Estabaya. Ako po si Janive Estabaya, 14 years old. Nakatira po sa Calaw, Petit-Sur-Sablon. Pangatlo sa apat na anak si Janive ng mag-asawang street vendor sa Maynila. Sa kitang 800 pesos hanggang 1,000 araw-araw, masasabi niyang maganda na ang buhay nila. Pero nagbago ito nang magkaroon ng Parkinson's disease ang tatay nila. Isa na lang po magsasalita. Tapos po lagi na po siyang nakahiga kasi masakit po yung likod niya. Si mama na po nagtrabaho tapos minauwi po kami dito sa Bicol para dito na lang po muna kami kasi dito po daw pwede na mag-ano ng mga gulay, ganun po. Tapos si mama po naiwan po sa Maynila kasi siya na lang daw po yung magtitinda. Tumira si na Janive sa probinsya kasama ng kanilang tatay. Ang di nila alam, umpisa na yon ng pagkasira ng kanilang pamilya. Bigla po kong tinawag ng pinsan ko, sabi niya, "Be, alam mo yung mama mo, may kinakasama na sa bahay." Medyo po ako nagalit kasi porkit po may ganun na sakit si Papa tapos naghanap na po siya ng iba. Hindi po rin namin alam nun kung yung po namin kung ayaw na po niya sa amin. Kung babalikan niya po ba kami. Hindi na po siya nakakapagbigay nun. Kami na lang po yung nag-asikaso kay Papa. Kaya minsan nalilate na po ako. Kaya minsan po ako sa eskwelahan kasi sinasabi nila lagi na lang po akong late. Tapos po, yung time na po noon na wala po noon kaming pagkain, si Kuya na lang po yung magtitinda yung tumatutulong. Vendor po kami, yung kalamares. Siyempre, ako nahihirapan din po ako nun. Kasi once na papasok ako, magtatrabaho muna ako bago pumasok po eh. Ako lang po talaga yung inaasahan nila. Yung mga kapatid ko. Lalo pang lumala ang sitwasyon nila nang subukin sila ng sunod-sunod na kalamidad. Araw, dumating na ang pinangangambahan, ang bagyong Tisoy. Nang yung bagyong Tisoy po, nagiba po yung bahay namin. Pinsan po po yun nila, nila, Papa. Pansamantala doon po kami tumira na kahit po wala pong kuryente. Tapos minsan po yung mga kapitbahay po namin yung nagbibigay ng pagkain. Minsan, di po kasi sapat yung yung binibigay po eh. Kaya tinitipid ko na lang po yung 3 days, mga 5 days, mga ganun. Kami. Kanin lang po talaga, as in kanin lang po. Posibleng tumagal pa ng higit isang buwan ang tinatawag na community. Nung nagsimula po yung pandemic, isa po na nakakakuha po kami ng bigas sa barangay. Isa po may bibigay ng relief goods, yan po. Wala po yung pang sapat na sa gamot ni Papa. Minsan hindi po siya nakakakain na maayos. Hindi po niya nalulunok. Na-outbalance po siya kaya nagkakasugat po siya. Halos mawala ng pag-asa ang magkakapatid sa gitna ng pandemya. Mabuti na lang nakilala nila si Teacher Michelle. April 1, nagbigay po si Ma'am